Ang kwentong ito ay nangyari noong dekada 70. Isang scout ranger ang aking papa at lagi silang naka-assign sa Bicol. Halos lahat na ata ng magubat na lugar sa Bicol o Region 5 ay nalibot na nila. Naalala ko noon, halos 2 linggo bago makauwi ng bahay si papa at ilang araw lang ang pahinga, balik agad sa duty. Kaya minsan lang namin makasama si Papa dati. At ngayon ay nagretiro na siya. Sa kadahilan ng halos lahat ng katim niya ay binawian na ng buhay. Dahil naambos ito ng mga NPA. Swerte lang si Papa noon dahil hindi siya nakasama. May sakit ako ng mga oras na yun at walang ibang magbabantay kundi siya lamang. At dahil asa pang operasyon na yun, naiwanan na siya ng mga katim niya. Isang araw, nagkakasiyahan kaming pamilya. Birthday ng kapatid ko noon. Inuman, kantahan, at nang medyo tumatagal ng inuman namin, ay bigla na lang napunta sa katatakutan ng usapan. At doon na napakwento si Papa ng mga nakakatakot na naranasan nila sa bundok. Umabot din ng 3 dekada si Papa sa kanyang trabaho at lagi silang nakadestino sa bundok. Isang araw daw, habang naglalakad sila sa isang magubat na lugar, ay may nakita silang bahay na maliit. Parang kubo. Mag-isa lang daw ito at walang kapitbahay. At dahil pagod na rin sila, napagpasyahan nila na makiinom muna ng tubig at magpahinga. Kumatok sila sa pintuan, ngunit walang ibang sumasagot. Kaya pumasok na lang sila. Pagpasok pa lang nila, ay may naramdaman na daw nakakaiba ang papa ko. Lalo na nung nakita nila yung mga gamit sa bahay. Madaming garapon at may mga laman ng mga hayop katulad ng ahas, daga at marami pang iba. Meron ding mga bungo ng usa. At yung nakapagtataka ay merong nakahain na pagkain sa lamesa. Mainit pa daw ito at mukhang masarap. At dahil gutom na yung ibang kasamahan ni Papa, ay dali-dali itong kumuha ng plato at kumain. At madali naman itong inawat ni Papa. Pero hindi nagpaawat ang mga ito sa pagkain. At dahil nakaramdam na rin ng gutom ang iba pang kasama niya, ay napagpasyahan nila na kumain na lang at palitan na lang ng sardinas at noodles yung kinain nila. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpahinga lang sila saglit. At maya-maya ay umalis na rin sila dahil mukhang medyo malayo pa daw yung baryo. Habang naglalakad na sila, ay napapansin daw nila na parang pabalik-balik lang daw yung lugar na dinadaanan nila. Maya-maya pa ay nakita daw nila ulit yung bahay. Akala nila nung una ay nagkamali lang sila ng daan at nagpatuloy pa din sila sa paglalakad. Ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa din daw sila makali sa lugar na yun. Kaya naisip nila na merong nagtitrip sa kanilang masamang elemento. Sinubukan nilang baligtarin yung mga damit nila pero hindi pa rin ito umubra. Sumagi sa isip nila na baka yung sa bahay na kinainan nila ang may kagagawan kung bakit hindi sila makalis sa lugar na yun. At dahil na rin sa pagod, napagpasyahan nila na bumalik muna doon sa bahay at hintayin yung may-ari dahil baka meron itong ritual o something na ginawa sa kanila kaya hindi sila makalis sa nasabing lugar. Habang inihintay daw nila yung may-ari ng bahay,
ay may naririnig daw silang kakaibang tinig sa labas ng bahay. Akala nila ay kalaban. Pero nung pinuntahan nila, ay laking gulat nila sa nakita nila. Isang aninong itim at dahan-dahang papalapit sa kanila at sumisigaw ng, pinaputukan nila ito ng dala nilang baril, pero tumatagos lang daw ito. Medyo kinabahan na daw sila noon dahil unang beses pa lang nila maka-encounter ng ganun, kaya agad silang pumasok sa loob ng bahay. Mga ilang oras ang lumipas, ay may kumatok bigla sa pintuan. Nagulat sila at baka kung ano na naman daw ang makita nila. Pero si Papa daw ay nilakasan niya ang loob niya. At pagbukas daw niya ng pintuan, ay bumungad ng isang matandang lalaki. Lumilisik daw ang mga mata nito at ang sama ng titig sa kanila. Sabay sabi ng, bakit kayo nasa loob ng pamamahay ko? Sino nagpaintulot na pumasok kayo dito? Bakit wala na yung pagkain sa lamesa? Dapat din yung kinain yun. Hindi yung para sa inyo. Laking gulat nila at kinausap nila ang matanda. Pasensya na po, tay. Hihingi lang po sana kami ng maiinom. Pero wala pong tao dito kanina. At dahil na rin ho sa gutom ay hindi namin naiwasan kainin yung nasa lamesa. Pero pinalitan din po namin yun ng sardinas at noodles. Sabi ng matanda, okay lang sana kung uminom lang kayo ng tubig. Di nyo na kinain yung nasa lamesa. Di para sa atin yan. Kaya nagagalit yung mga nasa labas. Bakit, tay? Sino po ba yung nasa labas? Sila yung mga totoong naninirahan dito. Humingi na lang tayo ng pasensya at magalay ng pagkain. Bukod pa sa pagkain sa lamesa, may iba pa kayong kinuha dito? Tanong ng matanda. Agad naman nagsalita ang kasamahan nila Papa. Meron pa ho, tay. Pumitas ho kasi ako ng kalamansi dyan sa bakuran nyo. Ang lalaki po kasi. Ayan, isa pang dahilan yan kung bakit naliligaw kayo. Akin na yan, sa uli natin para makalis na kayo. Lumabas silang lahat na may dalang pagkain. At humingi ng pasensya sa mga elemento na naninirahan sa lugar na yun. At tuluyan nang umalis sila Papa doon. Dahil malapit na rin abutan sila ng gabi. Habang naglalakad daw sila, ay nakarinig sila ng ingay. Pero yung ingay na yon ay galing sa boses ng tao. At wala pang isang oras ay narating na nila ang baryo at doon na sila nagpalipas ng gabi.